Hello guys, nagbabalik tayo dito kay Infinix Kiosk, SM City, Lipa. Hello guys, para silipin at i-update kayo ngayong April 1, 2024, guys, tama-tama. Para sa latest update natin sa mga naghahanap po dyan ng smartphone na swak na swak sa ating bulsa, ito po yung mga hilera. Tapos guys, yung sabi ko sa inyo, ito yung price po ng kanilang mga accessories, yung badge light at yung kanilang X-Power Go. Yun nga lang guys, wala pa silang price talaga nito. Siguro hindi pa dumadating yung mismong stock ng unit. Ayun guys, umpisahan na natin ang ating update. At doon sa mga nagtatanong daw po ng price ng Note 30 4G, sabi po nila ay kapresyo daw po ng 5G. Pero guys, alamin natin, pero hindi po yan guys. Papakita ko po sa inyo yung presyo nyan. Ayan, umpisa na po natin ang ating update. Ito guys, umpisa na natin ang ating latest update dito kay Infinix. Sa mga naghahanap po pala ng budget phone, tama-tama yan yung ating update ngayong April 1, 2024. Ano ba guys, ang gusto nating unahin? Ito guys, unahin na po natin si Hot 30. Sa mga naghahanap po ng Hot 30, ito po yung last price update po natin sa kanya. Bali ito guys, naka 8GB RAM, 256GB internal storage na din. At ito guys, ay naka-gaming ano na rin to, gaming engine para sa kanyang chipset. Ito guys, ay naka-Helio G88 na rin. Ayan. Tapos yung kanyang refresh rate, ito ay naka 90Hz na din. So napaka-smooth na rin ito pagdating sa browsing and gaming. At saka naka 1080p na rin pagdating sa resolution nito. Ito bali ang size ng screen nito guys, may kalakihan to eh. Naka 6.78 pong size ng screen nito, naka super bright display. Then sa charging, naka 33 watts. Fast charge na po yan with 5,000 mAh battery. At kung camera naman pong pag-uusapan natin, dito kay Hot 30, 50 megapixel naman po ang kanyang camera. Ayan guys, para sa latest update natin sa kanya, Hot 30, 5,999. Tapos guys, ito yung mga naka-display na po dito, pakita na natin. Ito, sunod na po natin si Hot 40 Pro. Yan guys, for Hot 40 Pro, ito yung kanilang latest model pagdating sa mga Hot series, Hot 40 series. Yan guys, ito para sa chipset, unahin na natin. Ito yung naka Helio G99. Ito yung X-Boost gaming engine niya. Camera, meron siyang 108 megapixel portrait camera plus 32MP sa mga mahilig mag-selfie dyan. At yung refresh rate guys ng screen ito, naka 120Hz na din. Maganda po, naka full high definition po yan with magic ring na din sa kanyang display. Ito yan o, ayan. Tapos naka 33 watts fast charging na din with 5,000 mAh battery, so pang all day battery. At check po natin yung design niya, napakaganda po ng design nito. Oh, di ba, may kamukha po yung design na yan. Ito guys, para sa latest update natin dito, Hot 40 Pro, 7,499. Bali guys, ito ay naka 16GB maximum RAM, 256 internal storage, 7,499. At ito naman guys, ang update natin dito kay Note 30. Ayan, sa pag-usapan natin si Note 30. Ito po kay Note 30 guys, ito. Ito yung actual unit niyan. Check po natin yung kanyang design. Bali guys, ito meron tong 4G. Para po sa 4G version natin dito. Yan. Unahin po natin yung 4G nito. Kasi yung 4G guys nito ay 6,999 ang price nito. Bali ito ay naka-ano din na 16GB RAM, 256GB internal storage. Naka 45 watts fast charge din. Yan. Check po natin yung mga specs din. Ito sa box. Then, naka 5,000 mAh mega battery. Size ng screen, naka 6.78. Full high definition with iCare display na po ito. Then, sa camera, main camera, 64 megapixel para sa kanyang triple lens camera. Yan. So, maganda dito guys, naka dual speaker din yan. Sound by JBL and high resolution. At pagdating po sa kanyang gaming chipset, ito yung naka Helio G99 na rin para sa kanyang ultra power processor with Android 13. Guys, ulitin natin, price nito 6,999. So ito po yung 4G. Yan. Then kung gusto naman po natin ng connectivity na mas mabilis, guys, ito
Ito yung Note 30 5G. Then chipset po, unahin na natin itong chipset niyan, naka D6080 5G chipset. So may malakas siyang chipset. Tama-tama po yan sa mga mahilig maglaro. Yan. Ultra fast gameplay. Up to 16GB RAM din. May kasama ng tempered. O yan guys, may inside the box. May kasama na daw po siyang tempered glass original. Tapos, eto guys, syempre size ng screen check natin. Tama-tama yan sa mga mahilig sa malaking screen. Yan guys, ulitin natin. Para sa kanyang size ng screen, ito yung naka 6.78. Full high definition with iCar display guys. Ito, kasi ito ay tapos naka 120Hz na din para po sa kanyang dynamic refresh rate. Yan. So, napaka-smooth po ng refresh rate ito guys. No worry tayo na maglalag yan. Then, sa sound, saka dual speaker po yan. Sound by JBL and high resolution. Para po sa camera, yung kanyang 108 megapixel guys, check natin. Yan, kasi meron tayong live view ni dyan. So, napakalinaw. Then, sa video guys, check natin. So, ito guys, napaka-smooth kasi ito guys, yung naka 60 frames per seconds din. O, di ba? 1080p. Ayun guys, para sa latest update natin dito sa dalawang variants po nito. Para po sa 4G, ulitin po natin, 6,999, 256GB internal storage. Para po sa 5G, oh, yung 5G guys, ito 8,999, 256 din ang kanyang internal storage. And guys, ang update natin dito kay Note 30 5G. Bago tayo guys pumunta doon sa kanilang mga budget phones, sa mga naghahanap dyan ng pinaka-affordable phones, punta muna tayo dito sa kanilang top of the line. Ito guys, 030 5G. Ito guys, may dalawang variants din po dito. Meron sila dito ng 4G. Ito guys, para sa dalawang variants po ng Infinix 030. Ito po yung 4G. At ito naman po guys, yung 5G. Ito po yung price guys. Check natin yung price. Tapos, iano po natin yung difference ng dalawa. Guys, ito, unahin natin yung 4G. Ito, meron na itong 16GB maximum RAM. Tapos, naka 256 din internal storage. Pagdating po sa video resolution, ito yung naka 2K resolution na rin. At 30 frames per seconds na rin. At ang maganda po dito, guys, ito yung naka 50 megapixel na rin para sa kanyang front vlogging camera. So, ibig sabihin, guys, pwede tayong mag-vlog gamit yung front camera niya kasi meron siyang 50 megapixel. Yan. Tapos, ito naman ang iba pang ano yan guys, ito naka 100 megapixel po yan sa kanyang 108 megapixel ultra clear camera. Chipset naka Helio G99 6 nanometer, 45 watts supercharge na rin, 120Hz 3D curved AMOLED display po yan. So, napaka-bibid ng display nito guys. Ito guys, para sa ating ito, pakita ko na lang din po sa inyo. Ito pong unit na to, ito yung live unit ng 030. So, bali magiging difference lang naman po nila yung kanilang connectivity. At syempre, may difference din sila pagdating sa kanilang chipset. Ayan guys, check natin yung price nito. Guys, ito, price nito, 9,999. Yan, ulitin natin, 256, 16GB RAM. Then, pagdating naman po dito sa kanilang 5G, yan. Siyempre, pag sinabing 5G guys, mas mabilis yan. Basta nakakuha po tayo ng network connectivity na 5G sa area, ay mabilis po talaga yan. Then, ito guys, mas mataas ang RAM nito kasi ito yung naka-maximum 21GB RAM. Original RAM is 12 plus 9. Then, 256 din, internal storage. Pagdating naman po sa video resolution guys, mas mataas to. Ito yung naka-4K resolution. At 60 frames per second. So, napaka-smooth po niyan. Tapos, may mataas na resolution. Bibira po yung ganyang combination, guys. Kasi yung iba, bumababa yung frame per seconds kapag ka naka 4K na ginagawa ng 30. Tumataas lang kapag 1080. So, dito, naka 4K tapos naka 60. Yan. Then, 50 megapixel front vlogging camera. Ayan. Then, sa chipset, guys, ito yung naka MediaTek Dimensity 8020. Para sa kanyang 5G powerful processor. At sa kanyang touch sampling rate, ito naka 144Hz with 3D curved AMOLED display.
Then, mabilis din mag-charge guys kasi ito, itong isa ay naka 68 watt supercharge. Yung 5G ah. Yung isa po kasi ay, check nga natin, naka 45 watts naman po yung 4G. Yan. So, yun po yung mga difference guys. Sa charging, sa processor, sa video resolution. Yan. Para sa latest update, ulitin po natin, 9,999 at 14,999. Para po sa design guys, ito naka leather foil likod nito, manipis. Check po natin yung camera. Sa video, pwede po natin yun dito yung shake, yan. Ultra steady. So pwede natin click yung ultra steady dito sa front camera. Naka ultra steady po yan. Saling. Then guys, punta na tayo sa kanilang mga budget phone. Yan, sa mga naghihintay dyan, mga budget phone, punta na tayo. At ito guys, tamang-tama naman itong huling update natin sa mga naghahanap po dyan ng budget phone, pang regalo, pang bigay sa ating mga loved ones. Guys, ito, unahin natin yung Smart 8. Guys, ito, may tatlong variants po tayo dito kay Smart 8. Ito, bali yung unang hawak natin, ito yung naka 8GB RAM, 64GB. Bali ito po ay may extended RAM, kaya naging 8 yan. 4 plus 4 extended RAM. So, kaya naging 8 po yan. Tapos, 64 gig internal storage. Yan, expandable naman po yan. Kaya, no worry tayo. Then, naka 90Hz refresh rate. Size ng screen, naka 6.6. Magic ring na rin. Tapos, naka 5,000 mAh. Naka Type-C na rin yung kanyang charging port. Yan. Para sa kanyang massive battery, 5,000 mAh battery. And guys, para sa price update natin dito, kada ba yung ating 864? Ito po ay 3,699. So, napakamura po nito. 3,699. Tapos, ito po guys. Ito, kung gusto pa natin ng mas mura, ito naman ay naka 6GB RAM, 64GB. 3 plus 3 ang RAM niya. Ito naman po ay 3,399. Grabe, napakamura din ha. Affordable talaga. Then itong mga to guys ay naka 200 volume mode to 200% at naka side mounted fingerprint na din. Yan, ulitin po natin sa pinakamura po ni Smart 8 ay 3399, 64GB. At kung gusto naman natin ng mas mataas na storage, 8GB RAM 128. Yan. Bali ito guys ay 3999. Yan, 4000, may sukli pa tayong piso. Tapos guys, ito, dito na tayo sa Hot 40. Hot 40i, yan. Ito, para sa dalawang variants po nito, kung gusto natin ng malaking internal storage, ito po yung marirecommend natin sa inyo sa halagang abot kaya. Ito guys, kung naghahanap ka ng budget phone, dito kay Infinix, Hot 40i. Ito, naka 128 na po tayo dito. Tapos, 16GB RAM, yung kanyang extended RAM. Bali, price po nito is 5,299. Then, check po natin yung kanyang specs and parameters. Ito po. Naka 90Hz po na naka-punch hole screen na po yan. Sabi-sabihin guys, full view screen. May experience natin dito. Camera, 50 megapixel with dual camera. So, may mataas sa selfie cam to kasi 32 megapixel na. Then, for security guys, ito naka side-mounted fingerprint unlock. Yan. Ano ba yan? Tapos 200% volume mode. So may malakas siyang volume up to 200. Then 18 watts fast charging na din with 5,000 mAh para sa ating long lasting battery. Ayan guys, ang ating update dito, 5,299. Then para po sa 256GB, laki naman ito. Ayan. Dito guys, punta na tayo sa price, 5,999 Infinix Hot 40i. Then check natin yung difference guys, baka meron to eh. Yun. Overall naman guys, pareha sila ng specs. 256 lang talaga yung pinagkaiba nila. Yan. Ulitin na lang po natin ang price, 5,999 256 at 5,299 ang 128. At yan guys, ang ating latest update ngayong April 1, 2024.
dito kay Infinix. So sa mga naghahanap ng budget phone dyan, yan na po yung ating latest update.